Bene. Muli po, isang magandang hapon sa ating mga kababayan, mga kabunyog, sa lahat ng panig ng bansa, ng mundo na naaabot nitong ating programa. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. At ngayon po ay muli tayong magsisimula ng panibagong pagtalakay sa mga sariwang issues na nakakaapekto sa ating bansa. At ngayon nga ang ating pag-uusapan ay yung mga tungkol dito sa malampaya na nahalo na 90% ngayon ng ano nito ay pag-aari na ng Udena Corporation na pag-aari naman ni Dennis Uy. At nasabi nga nila na this is the most incredible crony agreement sa history ng bansa at kahit sa buong mundo. At ito ay atin ngayong pag-uusapan, atin tatalakayin. At kasama dito kung paano ito nakaka-apekto sa atin. alam naman natin, nawala sa Brother John. Alam naman natin na itong Udena Corporation ay pag-aari ni Dennis Tan, ni Dennis Uy. At si Dennis Uy ay crony, matalik na kaibigan ni Pangulong Duterte at ang itong isipin natin na itong malampaya eh 90% ay pag-aari na ngayon ng Udena Corporation. At dito ay hintayin natin, pakinggan natin ang pahayag ng ating kasamang si June Villarico ng UAE. Kabunyog June. Hi Jimmy, magandang tanghali diyan, ano? Hapon diyan sa inyo. Magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali sa lahat ng ating mga kasamang OFW sa buong mundo. So, mukhang mainit na naman ang talakayan ngayon. Una-una dahil dito sa sa nangyayari ngayon na nailabas na expose, no? Regarding dito sa pagbenta ng stake ng Shell at saka Chevron, no? Almost 45% each ata, no? To Udena's Corporation na pag-aari ni Dennis Uy. Malaking issue po to dahil ang nasasabi ay hindi ito pwedeng mangyari kung hindi siya malapit kay Presidente Rodrigo Duterte. So isang madikit na crony na tinatawag, no, sa panahon ngayon ng administrasyon. Hindi rin po maganda ito dahil malaki po ang mawawala po sa atin na about 21 to 42 billion. At malaki din po ang cost nito, no, sa which is 17 times more. More costly kaya mali. So, ngayong araw, pag-uusapan po natin itong mahiwagang pagbili na ni Dennis Uy ng Udena Corporation, which is already 90%, no, ng stake na sa ownership. So, siya na po ang majority owner nito na nakakalungkot dahil unang-una, malaki ang naitutulong nito, about 40% po ang supply na idudulot nito sa mga power supply natin. At kung ito pong si Dennis Uy ay siya ang mag-aari nito, siya ay malapit po sa bansang China na alam po naman natin ay napakadelikado kung tayo ay mahahawakan ng bansang yan sapagkat meron po tayong issue sa kanila sa regarding dito sa West Philippine Sea. Isang paraan po nito na unti-unti po tayong sinasak ng China na nawawalan po tayo tinatawag na sovereignty, no? Lalong-lalo na energy po to, no? Kaya isa rin din po ang nasasabi dito na si Cusi daw ay nag-bend ng rules, no? Dahil siya ang Department of Energy chairman na kung bakit inaprubahan niya ang acquisition
ng 90% ng Chevron at saka Shell at binenta kay Dennis Uy. So sa akin ay hindi po maganda to. So 10% na lang po ang natitira sa Philippine National Oil Company at mukhang may mahiwagang nangyayari po. Kawawa na po ang ating bansa. So kami pong mga OFW ay nalulungkot at hindi magandang signalis ito na baka kung ito'y tuloy-tuloy na mangyayari ay wala na po kaming mauuwi ang bansa na tinatawag, no? Na magbibigay ng mabuting trabaho sa amin. Yun lang, Jimmy. Nakamute ka, Jimmy. Jimmy, nakamute. Jimmy, nakamute ka. Mute. Paki-unmute. Okay. Bakit hinayaan ito ng pamahalaan ng Pilipinas? Alam mo, itong si Cusi masyadong abala sa PDP lapat. Sa bagay, ito yung nangyari pa noong 2009. Alam mo, Kabunyog Jun, Thelma, Christina, itong bilihan ng malampay, yung 45%, yung unang 45%. Ito ay nangyari noong 2009. Wala pang dokumento na galing sa SEC, meaning registration. Itong Odena na malampaya. And yet inalaw nila ang bentahan. Talaga sinadya. Ang tanong nga ng marami, kung halimbawa ba na hindi si Dennis Tan ang bibili nito, ay mangyari kaya itong ganitong klaseng sistema? Sister Thelma, bahagihan mo nga kami ng paliwanag tungkol dito. Kabunyog Thelma, nakamute ka. Isa pa sa napapansin natin na nabanggit nga ni Gatchalian na ang bentahan nitong nung binenta nitong ang malampaya, binenta ng Chevron sa Odena ay sinasabi na ni Husi na meron silang sinunod na batayan. Pero sa totoo lang, ang sinasabi ni Gatchalian na tinailored nila, kumbaga in-adjust nila yung mismong batas para lamang mabili ni Dennis Uy under Odena itong para masaayos itong bilihan ng Chevron at ng Odena. At sabi nga nila since may kapasidad nga raw to na bilhin itong Chevron ay ang susunod pa ay bibilhin pa ulit yung stocks ng Shell na alam naman nila na walang financial capacity itong Odena para ibilhin ito. Kumbaga sila na rin ang Department of Energy ang kumbaga para sila na rin ang nag-break ng batas nila para mapagbigyan lamang itong si Dennis Uy. Makikita mo kung gaano ka-corrupt at gaano kasakim itong sistema ng gobyerno na ginawa nila. Yung ba ina-adjust nila eh. Ina-adjust nila yung batas. Mismong sila rin ang nagbabali sa batas eh. Na pinapalabas nila na qualified nga itong Odena para bilhin. Pero ang sinasaad nga ng batas, hindi natin i-customize yung batas para pagbigyan lamang itong si Dennis Uy mabili itong malampaya. Yung mga sistemang ganito na sinasabi nga ni Erwin Gatchalian ay makita mo na lutong Macau. Kumbaga sabihin, rig, punong-puno ng kabalastugan, di ba? Hindi mo pwedeng i-adjust yung batas para lamang maipanalo ng isang kaalyado na katulad ni Dennis Uy. Yung isang hindi ito yung halimbawa bilihan lang ng 3 million billion ang pinag-uusapan dito. Hindi pwedeng ganito. Kung ang sinasabi nila, paano to? Nabili na, ibenta ng Chevron yung shares nila kay Dennis Uy.
kung bibi ko ibebenta raw ng Shell ulit kay Dennis Uy, ay gagawin daw nilang ulit batayan yung batas na sinasabi nilang presidential degree at saka yung circular nila, yung PD nila 87, tsaka yung kanilang circular. Eh, eto na nga, unang-unang nilang dile, mali na nga, eh, gagamitin mo na naman ulit yung batas na mali para mabili mo na naman yung mabili mo na naman yung shares ng Shell. Oh. Ibig sabihin, pag-aari na ni Dennis Uy yung 90% ng malampaya. Ang ibig sabihin, ilang bang mga residente o mga taong nakikinabang dito sa energy na to ng malampaya? It's around 80,000, di ba? Residents na ano. Imaginin mo kung in-check ang may-ari nito. Nasaan ang kalagayan ng ano? Nasaan ang ano? Kumbaga, nung sinasabi nga natin, yung mga major na mga kalina, tubig, ilaw, energy, mga ganyan, hindi yan dapat pag-aari ng Banyaga. Bakit hayagan o lantara nating ibinibigay? Diba? Bakit pinagbigyan si Dennis Uy na wala namang kapasidad upang bilhin itong malampaya? Saan siya kumukuha ng lakas ng loob at saan siya kumukuha ng kapal ng mukha para makipag-deal at pumasok sa ganito kalalaking negosyo? Diba? Diba, Sir June? Oo naman. Sir Jimmy, di ba? Paano siya makakakuha ng ganitong kalalaking negosyo kung di talaga may under the table? Rig, tinatawag. Ibig sabihin rig. Butas na butas. Ibig sabihin ng rig. Alam naman natin na ano, lutong bakaw. Luging-lugi ang Pilipinas. Alam ba, pagkano lugi ng Pilipinas? 421 to 40 million per deal ang talo ng Pilipinas. Kaninong bulsa na punta yun? Sa kahit ito, hindi yan naka-headline. Underground. Habang nagdi-deal sila, hindi yan binobroadcast. Sila-sila, si Kusi, at saka sila Dennis Uy, sa kayong ating mga corrupt na government official, dinideal nila to. Hindi nila sinasabi. At alam mo yung mga ganitong mga pagbebenta pag, ng mga isang malalaking bagay na pag-aari ng, although pag, yung oil exploration na yan, eh, pag-aari ng ginawa na Chevron at saka na Shell, sila yan, malaki din ang ano, malaki ding bagay na hindi natin hahayaan na tandaan natin si Dennis Uy, hindi yung Pilipino. Although Filipino citizen, in-check pa rin yan. In-check pa rin yan. Sis, yung Shell nabili na rin, 90% ownership na si Dennis Uy. 90% na, 10% na lang. 10% na lang ownership ng Philippine National Oil Company. So, hindi, yun ang laki nga, na... Yun nga ang sinasabi, hindi naman consummated yung, hindi pa consummated yung Shell. Kasi yung Chevron, since done deal na yung Chevron, since hindi nga, ito nga ilutong Macau, mag-aapela. Tapos etong Shell na to, since bibili na naman ni Dennis Uy, hindi pa to consummated. Kasi kung ibe-base mo dun sa unang batayan nila ng batas, na pag katulad nung transaction na ginawa ng ano na nila sa what do you call this, sa Chevron, parang mali doon pa lang eh. Tapos gagawa ka na naman yung transaction na pinasok mo doon, mali, gagawa ka na naman with the same procedure sa Shell, eh parang ano yan, lutong Macau talaga yan. Imagine mo magbebenta ka, puhunang laway ka lang. Wala ka namang kapasidad, wala kang you are not financially incapable of purchasing ano the shares, 'di ba? Dalawang kumpanya ni Dennis o yung bibili. Sa kamay ng Diyos makukunin 'yon. Alam mo kung saan yung kamay? Government funded na naman 'yan. Alam mo 'yung paikot na naman 'yan. 'Di ba? Naalala mo noon yung namili si Dennis Uy ng funded by the government din natin, basta project 'yon, something like that na ano. Ito na naman din ako yung input. Magbibigay ako input dyan. Kasi last year, may research paper ako dyan. Pinablish ko nga sa wall ko. Yung pagbili ni Dennis Uy ng share ng 45% ng Chevron. So, ganito yan. Liwanagin natin. Saan kinuha ni Dennis Uy ang pera? Ang katransaksyon niya dun sa isa sa kanyang mga holding company, galing ang 40% ng pondo kinuha niya sa China National Oil CNOOC. CNOOC. So state owned corporation ng China. Kagaya nung ginawa niya sa kagaya nung mga transaksyon ng gobyerno na ang mga korporasyon
ay from Chinese company na pag-aari ng Chinese government kasi nga komunista nga sila, di ba? So ang ang kasosyo ni Dennis Uy sa pagbili ng share sa Chevron ay CNOOC. Yun yung first quarter percent. Kasi dati parang, ang paano ba component ng malampaya ganito. Ang component ng malampaya asset ganito. 10% pag-aari ng PNOC, Philippine National Oil Company. Government 'yan sa atin. 45% Chevron, 45% Shell. Ngayon, nagbenta ang Chevron. Nagbenta ang Chevron ng 45% ang bumili si Dennis Uy. Pero ang kapartner ni Dennis Uy China, CNOOC. So nabenta niya ang nabili niya ang 45% ng Chevron. Pero sa batas dapat ang unang bibili gobyerno. Kumbaga meron tayong preferential right ang tawag doon, preference. Bago ibenta sa iba, dapat gobyerno muna ang may karapatang bumili. Pero winave yun ng DOE ni Cusi. Winave natin yung right na yon, sinabi ng gobyerno, ah, hindi kami interesado. So binili ni Dennis Uy. So ang kay Dennis Uy una, 45%. 10% sa PNOC, 45% sa Shell. Now, ngayon, ibinenta rin ng, na rin ng Shell yung kanyang share. Si Dennis Uy uli ang nakabili. So, galing, in a way, 90%. Pero bago ang bentahan na yan, ano ang pangyayari? Ito, ito hindi ito na, na ganong na ano sa mainstream eh. Kinasuhan ng COA, iyang malampaya consortium. Tawag yan, consortium. Yung malampaya consortium, kinasuhan ng COA yan. Hinabol ng COA yan na ang utang yan ay 148 billion tax liabilities. Grabe. Ibig sabihin, itong malampaya consortium, meron tong utang sa gobyerno na 148 billion ay COA. At alam nyo ba, nadala yan sa Singapore, sa International Court of International Court sa Singapore. Alam nyo ba kung sino ang abogado ng Pilipinas? Si Kalina. At ito ang posisyon ng gobyerno. Pinaburan ni Kalina ang malampaya na huwag magbayad sa gobyerno. Ibig sabihin, in short, ang kalaban ng gobyerno, COA, 148 billion pinatalo ni Kalina in favor of malampaya consortium. Pagkatapos ng kaso na yan, siya ay Chevron ang 45% kay Dennis Uy. Napakatindi na nangyari. Pero hindi na ano yan. Hindi yan napatampok. 148 billion na pero na sana ng Pilipinas ipinatalo ni Kalina. Dapat magkasay siya sa COA kasi government ang COA. Dapat ang solgen, ipagtatanggol mo yung posisyon ng gobyerno. Diba? Pero ang nangyari, si Kalina na Solicitor General ng gobyerno ang i-defend niya yung malampaya consortium. Kumbaga pinatalo ang kaso. So, walang hiya talaga. Tang ka nakita na ang kalaban ko, wah, eh parehong gobyerno yan. Yan ang totoo. After na nanalo ang malampaya consortium sa tax case niya sa Singapore, binila na ni Dennis Uy ang Chevron. Yung share ng Chevron. Yun yata yung deep. Sino ang katutagan? Si Energy Secretary Cusi kasi siya ang chairman ng PNOC. By default kasi siya ang Secretary ng Energy. Pero bago yan, alam nyo ba yung shipping line ni Cusi? Yung star line? Alam nyo kung sino bumili? Mayroong Starship cruise line si Cusi sa Negros, yung Starlight Ferries. Alam nyo kung sino bumili? Si Dennis Uy. So si Cusi may direct transaction kay Uy bago pa ang lahat ng ito. Pero energy secretary siya. So napakalaki ng conflict of interest nito. Ganyan ang history niyan. So, nawalang hiya. Na, basahin niyo yung article ko last year, December.
ay last December pa. Actually, marami nag-shares, no? Nag-share noon. Ni-research ko 'yan. In fact, kaya ko nga naging kaibigan sila Heidi Mendoza, sila Rudolph Urado ng OGCC. Yung si Rudolph Urado, tinanggal ni Duterte yan sa Office of the Government Corporate Council. Kasi hinaharang niya ang malalaking transaksyon ng gobyerno na pinatatalo ni Galida. Yun na lang sa Angkowa, nasilip ang malampaya. Ang utang sa Pilipinas, 148 billion. So dapat may 148 billion ang Pilipinas na makokolekta sa malampaya kung si Kalida kinampihan ng COA. Saan ka nakakita? Solicitor General ng Republic of the Philippines, dapat kakampi ng COA, hindi nakasinilang BIR. Kasi ang kinampihan nga ni Kalida, yung malampaya consortium. Nung nanalo na sa kaso ang malampaya, tsaka nagkaroon ng bilihan. Na si Dennis Uy ang bumili gamit yung China money through China National Oil Company, CNOOC, na siyang gustong magkaroon ng joint exploration dyan sa West Philippine Sea na hindi tinututulan ni Kalida. Yan ang ibubulgar natin mamaya. 148 billion. I stand by my research na i-Rappler yan, na sa Inquirer yan, balita yan. Isa-share ko ang link ngayon. Pinatalo ni Kalida ang kaso. 100. Kaya yung nila Bongo, chicken feed yan. Yung 10 billion na yan na parmali, wala. Mas matindi ang ginawa nila sa Malampaya Gas Consortium. Kaya ngayon, naghihirap ang Pilipinas, walang gas, may gas tayo. Pero hindi Pilipino ang nakinabang. Sila ang nakinabang. Hindi yan alam ng tao. I-share ko ang link, basahin nyo. Teka lang, out ako ha, i-share ko yung link. 148 billion pera na ng Pilipinas na talo pa. Pinatalo ni Kalida. Billion po ito, billion. Eh yung Parmali, 15 billion lang yan. Yung Pilhal, 15 billion. Ito, 148 billion. Hindi man lang na media. Hindi nagkaroon man lang. Kabunyag na Kulex, naalala mo ba itong Odena? Itong nagtayo ng broadcasting dito sa atin. Hindi ba pag-aari din ng China ito? Na ipinasok din ni Dennis Uy sa atin? Oo, oh, pero hindi pa yan ang talagang kurakot ni Dennis Uy sa atin. Yung energy sector through Malampaya. Tapos yan dito, yung telecommunication sector through dito telecommunity. So communication, gas, lahat yan nakukuha na ni Dennis Uy. Pero China nakukuha man yung ginagamit niya. Nakukuha na ng China, niya. Kamo, hindi lang ni Dennis Uy. Dahil si Dennis Uy, ang pera niya galing ng China. Meron tayong tinatawag na ahensya ng gobyerno, yung competition committee, Philippine Competition Commission, PCC. Parang tinitignan niya kung bang dapat may competition sa market. Pero ang lumalabas ngayon, gumagawa ng mga dummy company si Dennis Uy gamit yung Odena, tinatransfer ang share para makabili ng isang company na bibili niya na kanya din. So ang tawag diyan, minamanipulate niya yung may tawag tayo diyan yung white collar crime yan, na parang wala ka naman talagang pera pero pinabobloat mo yung asset mo para makabili ka ng mas malalaking assets. Ang masakit dito, energy sector ito ng Pilipinas, pumapayag mismo yung DOE. Si Alfonso Cusi na DOE secretary na meron ding transaksyon kay Dennis Uy. Kaya dun pa lang malina eh. Energy secretary ka, may transaksyon ka kay Dennis Uy na may transaksyon sa ahensya ng gobyerno mo, dun pa lang conflict of interest na. Pero walang kulating ng issue na yan. Magdagdag lang ako, Kulex, ha? Wait lang, ha? Isi-send ko ang link. Kulex, pwede magdagdag ako. Alam mo ba, parang Parmali din yan eh. Walang experience, hindi man lang registered sa SEC, yung Odena Corporation na yan. And yet, nakakabili sila. So, pareho ng kilo na nangyayari ngayon sa Parmali. So, walang experience,
no, para mag mag oil rig, no, ng dyan sa energy na yan sa Malampaya, and yet nakabili sila ng ganyang project na yan. So hindi yan nalalayo sa formalin, and mas costly siya, 17 times more costly, no, ang nawala sa atin kaysa dun sa formalin. Yun lang. Alam mo, parang wala na talaga itong sistema na itong gobyerno natin. Talagang hinulog kaya tayo. Kaya itong mga ano natin, alam nyo, itong si Rudel Rodis at saka kasama dito sina Loida Lewis, sina Loida Lewis, Loida Nicolas Lewis at saka isa pang film na abogado na nagsampa sila ng reklamo sa ombudsman tungkol dito sa bilihan na to. Itong Udena Corporation, Malampaya, ay wala pa silang proper documents sa Security and Exchange Commission nung panahon ng bilihan. At wala pa silang perang pang-invest nung panahon na yon. At ito nga ay nakasampa ngayon sa ombudsman. Hindi lamang natin alam kung anong mangyayari. Alam naman natin, ang Office of the Ombudsman ay hawak pa rin ni Duterte. At ngayon ay hinga naman natin ang paliwanag si Kabunyog Cristina tungkol dito sa mga usapin na ito. Kuya Jimmy and lahat ng mga KBS Kabunyog vloggers, nakakalungkot po at nakakakulo ng dugo ang nangyayari ngayon kahit noon pa. Kasi aalis talaga si Duterte sa pagka-presidente sa Malacanang, said na said ang Pilipinas. Grabe, trilyon ang lugi. Tayo ang magsasuffer ng hirap, samantalang sila pa kahit makaalis na sa pwesto, grabe ang pasarap sa buhay. Grabe ang yamang nanakaw sa Pilipinas. Ang tanong, kapag na may paraan pa po ba, halimbawa, mapalitan na ng matinong gobyerno ang gobyernong ito, may paraan pa po ba para ito mabawi at maibalik sa Pilipinas? Dahil kawawa tayo, ngayon lang grabe ang mahal ng kuryente. Grabe ang kami dito, nagtitipid kami. Pag hindi gamit ang ilaw, sarado yan. Kung malamig, hindi nag-electric fan. Ban ng aircon, bawal mag-aircon. Ganun ang tinitipid namin. And yet, ang taas pa rin ng bill namin sa kuryente. So, kung halimbawang si VP Lenin na ang maging presidente, may paraan pa po ba na ito ay mabawi? At dapat talagang mabawi. Dahil sa atin yan, illegal yung yung pagkuha, may connivance, may collaboration. Itong mga ni Duterte, talagang sindikato ang mga itong gobyernong ito ni Duterte. Lahat, si Kalida, si Cusi, yung mga si Dennis Uy, lahat sila na yung dikit ni Duterte, talagang napakasama, napakademonyo, wala man lang katiting na malasakit sa mga Pilipino. Yun lang, walang po pagmamahal. Kabunyog Cristina, alam mo itong mga nangyayari dito sa Malampaya, dapat ito ay napaka laking tulong sana nito sa ating bansa. At ngayon, papag-usapan naman natin itong oil price high. Alam mo itong mga nangyayari dito sa Malampaya, Sa ngayon, napakataas na simula nung nakaraang buwan ang ating gasolina ay tumaas simula ang ating gasolina ay from 59 to 62 ang increase. Ang ating diesel from 47.95 ngayon ay 50.75 na. Ang LPG ay
nagkaroon ng increase sa 2 pesos and 35 centavos per kilogram. Talagang, kung iisipin natin, meron na tayong sariling source, and yet eto nangyayari. At anong ginagawa ni Kusi tungkol dito? Pwede naman natin, bakit hindi ba pwedeng i-alis natin pansamantala itong excise tax na to? Excise tax? Para kahit papano, malaki ang maging kabawasan ng ating presyo, ng ating produktong petrolyo. Pero ano ang pinagkakaabalahan ni Kusi? Siya ay abalang-abala sa mga electoral na mga matters, na yung mga usaping electoral. Kung paano ngayon na isusulong niya na tumakbong senador, si Duterte, at kung ano-ano pang mga aliwaswas ang kanilang pinagkagagawa. Hinga natin ng ano natin dito, si Brother Jun Villarico, tungkol dito sa oil price hike na to. Alam mo, Jimmy, nababalitaan ko na tumataas talaga ang ano, ang export ng ano o importation from the Philippines ng mga krudo, no, ang mga gasolina, dahil nga nanunumbalik na yung ibang bansa, no, sa kanilang economy, no, yung mga bansang maganda na ang ano, ang kalagayan sa pandemic. So talagang very tight na ang ano, ang nagiging tight ang supply, nagmamahal ang presyo. However, para sa akin, Jimmy, no, kung ako ang gobyerno, unang-una yung mga excise tax na yan dapat tinatanggal yan, eh. Alam mo, kami dito sa UAE, maganda ang presyo ng langis. Alam mo bakit? Kasi sinasubsidize ng gobyerno, ilang percent yan, para hindi tumaas ang presyo. Subsidized ng gobyerno yan. So ibig sabihin, nagbabayad ang kasamang gobyerno na, although na, kasi ang Dubai, wala nang langis yan. Actually, ang Abu Dhabi, meron pa. So bumibili na kami ng langis sa Abu Dhabi. And yet, maski na bumibili kami, sinasubsidize ba rin ng Dubai government yan, yung binibili niya sa Abu Dhabi, no? So para hindi tumaas ang presyo dito. Bakit ko nasabi yan? Kung ang gobyerno natin ay matino, kung talagang ang taong bayan ang nasa isip at nasa puso ng chairman ng Department of Energy natin na si Kusi, at hindi pansarili ang kanyang nasa isip, dapat, at marami nga tayong pera, no? Dapat marami tayong pera, no? Na pwede nating i-subsidize, na tumulong na magbayad ng mga additional cost pagbili ng mga langis at krudo. Eh hindi nga nangyayari, dahil imbis na tumulong ang gobyerno, ninanakawan pa tayo. Nakakainis, eh. Hindi tama yung nangyayari. Dapat ang gobyerno ay ang magsilbi sa atin. Kung may problema sa langis, dahil meron nga tayong source, yung malampayan, na yan, kita mo, 90% pag-aari na ng crony, si Dennis Uy. Hindi natin alam kung anong tunay na nangyayari dyan. Yan ba ay talagang napupunta sa atin, o baka pinapatungan na rin tayo dyan, no? O kontrolado na ng inchik yan. So hindi maganda, nakakalungkot. So bakit nagagawa ng ibang bansa na tumulong, na bumili, no, sa presyong gustong ibenta ng ibang bansa, o sa from Dubai to Abu Dhabi, na o sige, kalahati o ilang percent kaming taga Dubai government, bibili tayo from Abu Dhabi, magbabayad kami, magsishare kami, para ang labas sa mga gasolina ay mura pa rin at kayang-kaya ng mga pumapasada, kayang-kaya ng mga pribadong behikulo, kami, no, na bumibili ng langis sa ng mga gasolina. So simple lang yan, eh. Kung tunay ang gobyerno natin ngayon ay nagsisilbi para sa atin, may paraan. Ang problema, hindi, eh, pang sariling paraan ang iniisip nila. Wala sila talagang malasakit sa taong bayan. Nakakalungkot, at dapat palitan na yan, Duterte na yan. Hindi na pwede. Tama na. Sobra na. Napakabigat na sa mga pumapasada dyan sa Pilipinas, ng mga jeepney na nagre-reklamo na, no? Na wala na ngang kinikita, pandemic, mahal pa ang gasolina. Konti na nga ang pasahero, nilimitahan pa. So may mali.
So, simple lang, kaya natin mag-subsidize, i-subsidize natin. And contact tracing nga lang, mabalik tayo sa pandemic. Eh, pati yung swab test, kaya natin maging libre yan eh. Ayaw. Bakit? Sila lang ang makakasagot niyan. Alam na natin yan. Alam na ng taong bayan yan. Yun, Jimmy. Okay, salamat, John. Yan ang mga dalahin ng taong bayan sa ngayon. Mula, mataas na nga ang ating excise tax, hindi pa nila i-lift, at ganyan pa ang ginagawa nila sa taong bayan. Alam mo, sa Southeast Asia, kung hindi man tayo ang pinakamataas ang presyo ng mga produktong petrolyo, kung hindi man tayo, isa tayo sa pinakamataas. Bakit? Dahil nga doon sa sinasabi ni June, yung tungkol doon sa subsidy ng gobyerno na wala sa atin. Ano kaya ang magagawa natin para dito? Anong magagawa nating paraan para maibsan itong paghihirap ng taong bayan dahil dito? Kabunyo Kulax, bigyan mo nga kami ng kaunting ano mo dito, pahayag? Okay. So, yung sa Pilipinas, no, yung mga importante at yung tinatawag na mga vital sectors natin, mga importanteng sektor, kagaya ng energy, yung gas, yung tubig, komunikasyon, dapat yan talaga malaki ang gampanin ng gobyerno dyan. Kasi pag sinabi natin gobyerno, public service oriented, paglilingkod sa taong bayan. So dapat itong mga sektor na ito, pag-aari ito ng gobyerno. Kung meron ng private sector dyan, konti lang yung role nila. Dapat ito public pag-aari ng gobyerno. Halimbawa, yung gas, yung pagtaas ng presyo ng gas. Kung yung malampaya ay gobyerno yung nagpapatakbo, natural, ang makikinabang dyan, yung tao kasi hindi siya magiging profit-oriented. Pero pag pinasukan niya ng pribadong sektor, ng mga negosyanteng pribado, ang kanilang orientation ay paano kumita ng pera. Kasi gagawin mong negosyo eh. So, ang nagiging problema lang kasi sa Pilipinas, kapag nasa public sector o pag-aari ng gobyerno, yung gas, yung energy, yung transportation, yung communication, nagiging prone siya sa korupsyon. So dapat double blade ito. Double, dalawang mukha ng solusyon. Una, isa publiko mo yung mga importanteng sektor kagaya ng gas, kagaya ng malampaya. Dapat dyan, taong bayan ang nakikinabang. Pero habang sinasa publiko mo, ginagawa mong government-owned dyan o pag-aari ng gobyerno, dapat din matindi yung kampanya laban sa korupsyon. Tsaka nakawan. Kasi yan yung naging problema sa panahon ni Marcos eh. Yung Petron, pag-aari ng gobyerno. Yung Philippine Airline, pag-aari ng gobyerno. Okay naman yon. Kasi ang pangunahing role ng gobyerno, serbisyo publiko. Nagkakaroon ng problema kasi dahil hawak siya ng gobyerno, kinukurakot ng mga opisyal na umahawak doon sa mga state asset na sinasabi. So this time, dapat dalawa, i-nationalize natin, gawin natin government-owned itong ating gas industry, yang malampaya. At the same time, dapat mahigpit ang gobyerno sa korupsyon, yung paglaban sa korupsyon, para yung kinikita ng malampaya ay napupunta talaga sa taong bayan. At yung presyo ng langis, masisigurado nating mababa kasi gobyerno yung nagpapatupad at nagpapatakbo nung sektor na yan. So yun yung nakikita nating solusyon dyan. Kaya kagaya nga sinasabi natin, i-buyback dapat ng gobyerno yung Petron. Atin naman dati yan eh. So kung yung Petron pag-aari ng gobyerno, natural, kayang diktahan ng gobyerno na mababa ang presyo ng krudo at petrolyo. Ganon din halimbawa yung transportation system. Kung government yan, masisigurado natin na efficient yung transportation system. Pero again, may kaakibat yan na hindi mo lang dapat
ninanationalize or ginagawang government owned, dapat alisin ang korupsyon tsaka nakawan diyan sa mga state assets. So yan ang solusyon. Okay. Alam mo, napakaganda kapunukulak yung sinabi mo na sana ay na dapat ay maging pag-aari ng Pilipinas, ng bansa, ng estado itong mga ganitong korporasyon. Pero ang problema nga, ang problema natin pinakamalaki dito ay yung nananatiling korupsyon sa ating pamahalaan. Kaya dapat na sa ngayon pa lang ay gawa na natin ang paraan na itong mga salot ng ating pamahalaan sa ating pamahalaan ay masibak na. At kailangan tayo magsama-sama na para sa 2022 ay mawala na itong mga gahaman at magnanakaw, mandarambong sa ating gobyerno. At kung mangyayari nga na mapapasa estado itong mga kumpanyang ito, itong mga korporasyon na ito, ay napakalaking tulong. Napakalaking tulong sa ating bansa at napakalaking tulong sa taong bayan. At dito ating hihinga ng paliwanag. Si Telma at saka si Christina. Unahin muna natin si Telma. Telma. Ang napapansin ko nga dito sa ating mga ordinaryong consumers, tayong mga nasa bahay, mga nanay, mga botante na iba, ni hindi nga yata nila alam kung ano yung malampaya. Kahit tanungin mo yung mga ordinaryong magulang sa bahay, alam niyo bang meron tayong malampaya dito sa ano? Ano ba yung malampaya? Ano ba yan? Lugar ba yan? Ano ba yan? Wala silang ideya. Alam mo kung bakit? Hindi tayo nagiging nationalistic. Kasi hindi sa atin pinapakita ng gobyerno kung ano talaga ang meron ng Pilipinas. Hindi nila alam na itong malampaya, 30% ng energy natin mix ay galing sa malampaya. Meron tayong sariling gas exploration na pinuhunanan ng ibang mga ibang namumuhunan. Ito nga itong malampaya. Ang pagkakamali natin, hindi natin ginawa nating mangmang ang mismo ang ating mamamayan ukol sa mga asset na merong ang Pilipinas. Alam mo, ano yan eh? Kaya nila totoong on purpose, sinadya nila yan, na ginawa nilang mangmang ang mga Pilipino. You know, kasi tayo, galit tayo, kasi alam natin kung anong merong malampaya. Ito si Juan na sidecar boy, na boto ng boto kay Duterte. Ay, ano yan, sa atin naman yan, hindi naman sa atin yan, wala tayong pakialam dyan. Totally, wala silang pakialam. Ito si jeepney driver. Ano ba yung malampaya na? Wala tayo sa mga mayayaman lang yan. Wala silang kaalam-alam. Mga mangmang. Ang sinasabi ko, lagi kong iniisip, ito ginagawa talaga ng gobyerno in good faith. Ay, hindi in good faith. Sinasadya nila ito para manatiling mangmang si Juan de la Cruz. Na hanggang ngayon, dapat maniwala pa rin sa gold bar. Kasi kung binibigyan ang mga bata ng orientation, ano ba itong malampaya? Diba? Lagi tayong ina-update ang pag-aaral eh. Ina-update ang mga estudyante. Ano ba yung malampaya? Tindahan ba to? Ano ba to? Nag-delivery ba to? Ano? Hindi nila alam. 30% of our energy at almost 4 million homes dito kumukuha mismo sa exploration na to, sa malampaya na to. Wala silang kaalam-alam kung ano ba yung malampaya na yan. Basta bigyan ng 1,000, boboto na yan kay ano. Wala silang pakialam dyan. Una-una, talagang kulang na kulang sa edukasyon ng ating mga voters. Hindi nila alam kung ano ang dapat role ng isang presidente. Hindi rin nila alam ang dapat malaman. Ano ba ang dapat naming malaman bilang nagbabayad ng tax, bilang nagbabayad ng botante, bilang mag-e-elect ng isang government official. Simpleng malampaya, wala sila talagang ideya kung ano ito. Sinasabi ko na nga sa inyo, itong malampaya is a 30% ng ating gas ay energy ay nanggagaling dito. Ito ay nag-iilaw sa almost 8 million homes. Ganito ka-importante ito. At saka ito, hindi lang ordinaryong asset to. Malaking bagay to sa ekonomiya ng Pilipinas. So, dapat maging aware tayo sino ang hahawak nito. Sino ang dapat makinabang nito. Not 8 million, 4 million homes na nakikinabang dito, di ba? Unang-una, meron tayong gas. Bakit wala po
po sa atin ang gas. Bakit mahal po ang gas sa atin? Kasi iba nagko-control ng gas eh. Diba? O ngayon, si Dennis Uy na may hawak, mga Chinese na, korporasyon ang may hawak ng gas natin ngayon, ng malampaya. Sino magdidikta ng presyo? Sino magdidikta ng ekonomiya ng Pilipinas? Yung mga taong may power. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo, nag-ano ang joint exploration i-aaprubahan daw ni ISCO kung sakaling siya ay uupo. E di continuation na naman ng pagbabaruban ng ating mga asset at ating natural resources. Papayag ba kayo ipagpatuloy ng uupo ang pagbabarubal ng ating mga natural resources, pagbibigay ng ating mga yaman sa mga bansang dayuhan na alam mong wala namang pagmamahal sa atin, di ba? Papayag ba tayo ng ganon? Kailangan pumili tayo ng uupo na mag-aaruga, mag-aalaga ng ating ekonomiya. Hindi yung katulad nila ISCO, approved sa kanya ang oil exploration na naman with China. Di ba? Papayagan na naman ba natin ulit mangyari ito? Ito continuation eh. Hindi ka ba na... Papayag ka na naman ba kay Bongbong Marcos na nakita mo, nakipag-usap na naman sa mga Chinese official? Alam mo yung mga ganon, naninigurado na? Papayag ka ba sa mga ganon? Papayagan mo na naman mangyari ulit to? Papahirap ng pahirap ang Pilipinas. Imaginin mo, pagkano na ang gas ngayon samantarang meron tayong malampaya. Nagkapakita lamang kung gano kapabaya at gano kakurap ang sistema ng gobyerno na sa halip na mapunta sa bayan ang pera na dapat tinatamasa natin. Ito lang malampaya deal na to is 21 to 45 million ang loss. Yung kinabit pa nga niya kanina, ipinatalo ni Kalida yung ating kaso na 148 billion ang utang ng Udena ay ng ano, nila Dennis Uy. Pinatalo ni Kalida? Kita mo naman mga korap, mga walang hiya. Huwag natin babayaan magpatuloy ang mga ganitong klaseng sistema at mga ganitong klase ng tao sa gobyerno natin. Kaya tayo mag-isip, huwag kayong magpapabola. Iisa lang ang kanilang motibo, manatili sa pwesto, manatili ang pangungurakot, manatili ang pagyaman nila. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Kabunyog Telma. Talagang masakit mang aminin ay masyado ng halata na itong pamahalaan natin na isa ng sindikato, isa ng ganap na sindikato, simula sa Pangulo hanggang sa mga kanyang mga cronies, dumadating na, minsan umaabot pa ng hanggang barangay. At ang taong bayan ang nagdudusa rito. Ang taong bayan, ang ating mga mamamayan, ang ganap na nasasaktan dito sa mga nangyayaring ito. At dito, hihingi naman natin ang pahayag ng ating ni Kabunyog, Christina Buiso, dito sa usapin ng oil price hike na ito. Kung Kabunyog Jimmy, Kabunyog Zelma, and Kuya John, natatandaan nyo, nung panahon ni Pinoy, kaya magaan, nagagaanan ang transportation sector kasi pag mataas ang presyo sa world market ng oil or petrolyo, sinubsidize ni Pinoy. Kaya smooth flowing ang pamumuhay nun ng mga Pilipino. Saka kahit may korupsyon nun, talagang yung napakalaking porsyento ng tax itinanel ni Pinoy sa mga services sa mga Pilipino. Yun ang kaibahan kung maaalala natin yung panahon ni Pinoy. Kapag ako po nasa jeep, kinikwentahan ko, ini-educate ko yung mga nasa laylayan, nalalaman nila, namamangha sila, ganun po ba ma'am? Oo, kako, ganyan. Kaya kako, mag-isip-isip kayo kung magpapa Marcos Junjun na naman kayo sa 2022. Piliin nyo kako yung magpuprotekta sa Pilipinas. Sabi ko, dominado na tayo ng China. Lahat na lang ng mga sektor, pinapasok tayo. Magpapatuloy ang pangangamkam at pagmamanipula ng sa Pilipinas ng China. So, kayo kako, mag-isip-isip kayo. Pinapaliwanag ko yung mga issue, naliliwanagan. Yung mga tao talaga, maraming mangmang. Pero yung kunting paliwanag, minutes lang, kumbaga nakakasilay sila.
ng ano, nakakasilip sila ng kaliwanagan. At sana sa panahong ito na grabe talaga ang korupsyon, naiisip ko sana nandito pa yung ABS-CBN na lahat accessible sa laylayan, sa mga malalayong lugar. Napakagandang medium sana yung television para ma-inform ang tao tungkol din sa malampaya, sa nangyayaring korupsyon sa sindikato ni Duterte. Kaya lang wala na eh. Kaya tayo sa kami o tayo sa Bunyog pagkakaisa, gawin nating habit yung pag-i-educate sa mga tao kahit sa kunting minuto, yung nakakasalamuha natin. Ako, just the other day, yung isang Bisaya na nagtatrabaho sa cellphone accessories, Bongbong Marcos daw siya. Nung pinaliwanagan ko, ay ganun ma'am. Oo kako, ganun ang mangyayari sa Pilipinas pag binoto mo. Akala mo kako, magiging magandang buhay natin. Lalo tayong maghihirap. Nararamdaman mo kako ngayon ang hirap natin. Titiisin pa natin yan ng 6 na taon ng ilang dekada pa. Kawawa, ito kakong 2022. Pag nanalo pa ang mga salot na pamilya, nakataas sa Malacanang si Junjun Marcos, mas lalo tayong kawawa. Wala kakuyang kapasidad na ayusin ang ekonomiya. Ang may kapasidad kako, si VP Lenny at ang kanyang team. Kaya kako kayo, kung pipili kayo ng kandidato, piliin nyo na yung the best. Walang bahid ng korupsyon, puro serbisyo ang nasa isip. Simpleng tao at hindi magnanakaw. That's all. Ang sakit ng mga nangyayari. Pero minsan, ang natitingnan lamang natin ay ang pagtaas ng gasolina, pagtaas ng krudo, pagtaas ng LPG. Pero ano ba ang mga epekto nito sa atin? Hindi lang yung mga motorista ang apektado sa mga nangyayari nito. Lahat, ito ay parang, ito ay merong domino effect na ang taong bayan ang naaapektuhan. At ito ay dapat nating kailangan nating ma-educate ang taong dito. Hindi yung mga fake news ang pinag-iintindi ng taong bayan. Bigyan mo nga kami ng karagdagang pahayag dito sa Brother Joe. Dito sa mga epekto nitong pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo. Jimmy, tama yung sinabi mo, no? Isang topic lang yung pinag-uusapan natin, yung pagtaas ng presyo ng gasolina, no, ng energy, no? Kasi ang kadugtong niyan pati kuryente natin nga tumataas, no? Correct. Lahat pati manufacturing mga planta, gumagamit po yan ng gasolina, no? So, yan po ay tataas din ang presyo ng mga bilihin natin, mga lahat pati basta gumagamit ng machinery na kailangan ng gasolina, no, o krudo man lang, ay kadugtong yan ng pagtaas ng presyo, pag mataas ang presyo ng krudo o gasolina na ginagamit sa mga makinarya, sa manufacturing, pati nga kung magiging machinery na ang gagamitin natin sa pagsasaka o kung ano man, no, pati sa gasolina ng ating mga truck o sasakyan na kumukuha ng mga tanim, no, sa probinsya ay gumagamit po ng gasolina. So sa madaling salita, ang presyo din ng mga pagkain natin na dinideliver, inahatid sa mga palengke o sa supermarkets ay tataas po yan. So ano po ang kawawa? Tayo pong mga taong bayan. At mas kawawa ang mga mahihirap, ang mga nasa laylayan. Mismo sardinas ay magmamahal. Lahat po yan, maski namang isda po kayo, yung mga namamangka po, pupunta po yan sa dagat, gumagamit po yan ng gasolina, no? Gumagamit po yan. So pagbalik dito, pag mahal yan, mahal na rin ang benta nila ng mga isda, no? So yan ang epekto po sa atin,
Kaya napaka-importante na malaman natin ang kalagayan natin ngayon, anong nangyayari ngayon sa ating bansa, lalo na sa bulok na administrasyon na to, sa pati sa pagbenta sa mga inchik, no, ng Malampaya Oil Exploration, naging pribadong kumpanya na yan at pinagkakatubuan, at imbis na tayo ay makatipid kung yan ay pag may maari niya na yung gobyerno, yun sinasabi ko kanina na ang gobyerno mismo, kung matino ang namamahala nga ng gobyerno at tunay na ang puso niya ay sa taong bayan, ay magkukontribute po siya. Ang tinatawag ko kanina ay magsasubsidize po siya, no? Na pwedeng kontrolorin ang presyo ng langis at hindi pwedeng basta-basta pataasin yan. Punot dulo po nito ay lahat ng sinabi ninyo, mga kabunyog, ang question dito ay wag na po tayong bumoto, wag na po tayong magpaupo ng isang presidenteng hindi tunay na makabayan. Ang word po yan dapat makabayan. Uunahin po natin dapat ang ating taong bayan na nakikinabang sa mga assets and resources po natin, no? Mayaman po ang Pilipinas sa assets and resources. Marami po tayong pera. Ang problema nga lang po ay napupunta lang yan sa kung iilang mga politiko o nasa administrasyon ngayon na tunay na walang puso at damdamin para sa atin. Natawa nga ako kanina kay Telma kung marami daw walang alam dun sa Malampaya. Minsan pa nga, ano yan, yung binibili sa palengke, ang palaya, no? Nakakatawa pero nakakalungkot, nakakainis. Kasi ang strategy ng mga diktador ay ginagawang mahirap ang kanyang mga taong bayan, ginagawang gunggong, walang alam ang mga taong bayan para kaya niyang hawakan sa leeg, no? Nakontrolado lahat ang balita at puros kasinungalingan. So hindi po tama 'yan. Ganyan po ang estilo ng mga diktador. Kailangan mahawakan yan, mga tauhan yan, hanggat maaari, pati ang desisyon sa buhay nila ay sila ang magde-decide. Alalahanin po natin, ang administrasyon po natin ngayon ay kaalyadong kaalyado ng mga komunistang bansa. China, pati Russia, komunista po yan, no? So hindi po tama. Mahihirap maging gobyerno na natin maging komunista, diktador, no? O kasa niyan, lahat ng kikilos natin ay didiktahan nila. Yun ang Jimmy. Nadinig natin sinasabi ni kasamang June ang mga epekto, mga resulta ng mga ano na ito. At kahit ang ating dolyaras, ang halaga ng ating piso ay nasa 54 na ngayon. Although ito alam natin na ito dinaya, itong mga pagtaas ng ano, siguro mas matataas pa ang halaga ng dolyar at ibig sabihin ay bababa ang halaga ng piso. At ito yung kasama sa mga epekto, ito yung mga epekto ng mga nangyayaring ito, yung simula sa Malampaya at saka pagtaas ng ating mga produktong petrolyo. Pakidagdagan mo nga ito kasamang Thelma. Thelma, naka-mute ka. Hindi lang siguro napapansin ng mga karaniwang mamamayan kung ano bang epekto sa kanila itong Malampaya na to o itong tinatawag na, sinaglalabas nga itong Malampaya ng mga, yung mga natural gas, yung tinatawag natin, fuel of the future. Hindi nila alam, ano bang connection namin sa buhay? Ano bang connection namin dyan sa Malampaya na yan? Kasi nga, sinanay na ng gobyerno na gawing mangmang ang mga bayan, ano, pagtakpan ang kanilang pagkukulang o matakpan totally ang mga korupsyon na ginagawa ng ating gobyerno sa pagbebenta ng ating mga natural assets and resources tulad nga nitong Malampaya na sinasabi ko nga na 30% ng ating fuel mix nanggagaling doon. Yun nga tinatawag natin yung immense potential natural gas. Ito nga yung Malampaya, no? Hindi ito ng isang ordinaryong Pilipino. Paano nga ba kami maapektuhan yan?
eh ano lang naman kami, wala naming kotse, oh, di ba? Wala naman kaming kotse, paano kami apektuhan naman? Masaktan lang diyan yung mga taong may kotse, eh, kami wala naman eh, sidecar lang kami. Hindi na hindi nila nakikita kung anong direkta na nakakaapekto sa kanila. Paano ang pagtaas ng petrolyo ay nakakaapekto ng malaki sa mga consumers? Hindi nila alam yung pagbabiyahe. Dati binabiyahe lang yung tolga, yung ano, toll gate. Tapos yung biyahe, pagkano nadadagdagan? Eh pagkano yung talong, isang kilo lang? Eh bakit ngayon 130 na? Eh kasi ho, mahal na ang gasolina ngayon eh. 'Di ba? Hindi nila na kasi since barya-barya nga lang sila, akala nila ganun lang. Pero actually sa world market makikita natin kung paano nagsasuffer, kung paano lumalabas ang ating mga dolyari sa pagbili ng mamahaling gas na dapat ay meron tayo since hindi nga natin kontrolado, iba ang nagko-controls. We are at their mercy, nandun tayo sa kanilang ang tawag no na yung ano nasa mercy na we are at their mercy na wala tayong magawa eh, di ba, kundi grab kasi kailangan talaga natin. So ang mga consumer at the same time botante, maging matalino tayo. Huwag natin pabayaan manatili ang ganitong sistema ng korupsyon sa ating ekonomiya. Kasi unang-una, kung bahabayaan natin, iboto na naman natin yung mali at walang pagmamahal sa bayan natin na walang ginagawa, eh, kundi ibenta ng ibenta itong mga dapat na asset ng Pilipinas na tutulong ma-elevate yung ating paghihirap, lalo pa tayong malulugmok dahil nga sa mga korup at makasarili na mga public servant na pinili natin. Nakala natin mga idol natin, inuknukan ng mga magnanakaw. Magpapaupo pa ba tayo ng panibagong magnanakaw? Nakaw na lahat. Papaupuin pa ba natin yung mga dugtong na mga magnanakaw na yan? Na walang kabusugan. Walang kabusugan sa pera. Kahit na hindi na sila magtrabaho, buong buhay nila. Yun ang pangarap nila. Walang pagmamahal sa bayan. Pumili tayo ng may puso, maka-Diyos. At iniintindi ang mga tao na mabababa, hindi sila-sila. Dapat tayo lahat, hindi ang mga banyaga, hindi ang mga incheck na nagbibigay ng mga pera under the table na kumikita rin ng mas malaki. Ang dapat nating pabayaang maupo. Paupuin natin ang dapat na mga opisyal na may pagmamahal sa bayan. Ang malampaya ay isang malaking krimen. Ito ay economic sabotage na hindi na dapat maulit. Kailangan maging matalino tayo sa pagpili ng ating pauupuin. Hindi dapat tayo maging anga-anga. Hindi tayo dapat magbulag-bulagan. Hindi dapat tayo maging fans. Dapat pumili tayo ng aplikanteng qualified sa posisyon. Kung mismo ang kanyang diploma at ang kanyang pagkatao ay pinifake niya, wala siyang ibibigay na katinuan sa bayan. Puro pagpapanggap. Pag ang nakita mo, nakipag-shake hand sa China, joint exploration, cut na agad yan. Uubusin tayo niyan, sis ko yan. Mahal kong kababayan, huwag tayo magpauto sa dami ng propaganda, mga propagandista na nakikita natin sa Facebook. Huwag kayong maniwala dyan. Tumingin kayo, magbasa. Hindi kabaduyan ang mag-aral. Kahit na matanda na tayo, kailangan tayo magbasa. Kailangan tayo matuto para malaman natin kung sino ang dapat nating paupuin. Maraming salamat ulit. Nakatawa si Jimmy sa akin, masyado ka emotional eh, di ba? Patagdagan natin ito kay Kabunyog Kulaks. Oo, nasa biyahe kami mga Kabunyog, kaya minsan nawawala ang signal. Napanagkaan ang mensahe ni Ma'am Telma, no? Tama yun. Alam naman natin kung sino ang mga magnanakaw. Diba? Sila Marco, si Duterte. At yung mga nagsamantala sa bayan. Huwag na natin silang bigyan pa ng tsansa na muli ay nakaawa na naman tayo. Tama na, sobra na. Dapat meron ng tunay na pagbabago. No? So yun lang yung aking mensahe. Yung malampaya gas na yan, dyan din kumuha ng ninakaw si Janet Napoles, di ba? 10 billion na malampaya funds.
Kaya nga nagkaroon ng malampaya pandiscam. Ayan, nakakulong si Napoles. Pero yung mga senador na involved dyan, sila Jingo Estrada, sila Bong Revilla, sila Enrile, nakalaya. Si Bong Revilla, ano pa eh, nakaupo pa uli sa Senado. So nakakalungkot, no? Sana wag na, wag na, wag na talaga. Kasi talagang bandang huli, pamilya natin, tayong mga Pilipino ang magdudusa sa anumang maling desisyon na gagawin natin, lalo na sa darating na halalan. Maraming salamat. Oh, hingi naman natin ang panig ni Kabunyog Cristina para magbahagi sa atin ng makakapagdagdag kaalaman para sa ating mga taga-subaybay. Cristina, nakamute ka. Ako, Kuya Jimmy, dahil dito sa aming komunidad at kahit sa school community, ako ay vocal na against sa korupsyon at sa sindikatong gobyerno. Tinatanong ako ng mga ano ko, ng mga co-teachers, yung mga kapitbahay namin, yung mga kakilala ko sa market, basta yung mga ano ko, mga kakilala kong nakakasalamu ako, sabi sa akin, "Ma'am, sinong ibuboto natin?" Sabi ko, "Alam nyo na. Pero ako, pag bumoto kayo, kailangan nung ating VP Lenny ng mga kakampi. I-straight nyo na. Si Kiko Pangilinan, ang advocacy niya ay sa agriculture. Magaling siya. Tapos, yung 12 senators na senatorial, senators na nasa slate ni VP Lenny, ibuto nyo na rin. Kasi kailangan niya sila, kailangan sila ni VP Lenny bilang team. Kasi kako, grabe ang damage ng ating ekonomiya. Kailangan ni VP Lenny ng katuwang. Huwag na kayong buboto ng ano, ni Kiboy Sili at yung ibang mga bobong ano, senatoriables dyan. Kailangan kako magkaisa na tayo. Ito kakong 2022. Make it or break it. Pag hindi pa tayo ano, pag yung si Junjun Marcos pa ang nanalo, wala na. Sabi ko, isurrender nyo na ang inyong pag-asa. Wala nang mangyayari. Kawawang bansa. Lahat na lang nawala na sa atin. Pati kako yung West Philippine Sea. Ngayon kako West Philippine Sea. Next, ano, next admin, dahil kako si Bongbong Marcos 2018, binisita mismo ng Communist Party of China sa kanyang residensya sa Ilocos, at last week lang kako, Miyerkules, panauhing pandangal ng Chinese Embassy. Anong ibig sabihin kako niyan? Nakikipag-deal na naman sa China. Another Manchurian candidate, collaborator sa China. Kumbaga, kung may makapiling noong panahon ng Hapon, mas malala ngayon. Makapili in collaboration of China. Bakit kako siya mag-ano? Makikipag-deal dyan. Makikipag-ano siya, mabuting loob dyan sa China. Na China ang nagbubuli, China ang nagnanakaw ng mga assets natin, ng mga islands. So, nasa sa inyo kako yan. Pero masasabi ko, kapag binuto nyo yung babaeng Bicola ng mananalo, dapat iboto nyo rin yung teammates niya para sigurado. Magtutulong-tulong kako yan para ayusin ang ating bansa mula sa ekonomiya, sa yan, para maayos kako yung problema natin sa drugs at sa lahat-lahat. So, yun po ang ano. At ako po yung nagpapasalamat dahil sa talakayang ito, may maidadagdag na naman ako sa mga Bunyog Orientation Seminars, na yung mga magagandang punto na maisishare ko sa mga nasa laylayan. Thank you po. Okay, maraming salamat. Tingnan natin, ito'y para sa ating mga tagapakinig at sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan,
mga kaeskwela, ating alamin na ang bawat anggulo ng ginagawa ng ating pamahalaan ay nakakaapekto sa ating personal na buhay, sa bawat individual, sa ating pamayanan, sa ating komunidad. At dapat lamang na tayo ay maging daan para malaman ng ating mga kababayan kung gano'n na kabulok ang sistema ng ating gobyerno, na ito ay dapat magkaroon ng pagbabago, na dapat ang mga kasalukuyan na nanunungkulan, ang mga bulok na kamatis ay dapat natanggalin. At tayo ay maghalal ng karapat-dapat. Minsan, iniisip nila, puro kayo Lenny, puro kayo Lenny, puro kayo Dilaw, puro kayo Pink. Pero hindi yon eh. Alamin natin ang lalim. Ano ang nasa likod nitong ating ginagawa na ito? Bakit tayo sumusuporta kay Len? Dahil gusto nating mawala na ang pamahalaan ni Duterte at ang maaring maging epekto kung si Marcos ay makakapasok. At yan ay dapat nating ipaglaban, dapat natin yung panindigan. At ngayon naman ay ating tatawagan si Kabunyog Mirna para magbigay sa atin ng update mga nangyayari sa ating bunyog pagkakaisa. Sister Mirna. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kaigsuunan o mga kababayan. Bunyog update tayo ngayon. Kami ngayon ay kasalukuyan nagbabiyahe. Galing kami sa meeting, ano? Kami dito ni Kulex kasama. Okay. Update ng bunyog na naririnig ko lahat ang inyong mga sinasabi. Agree ako doon. Mga katiwalian, dito, doon, o noon, ngayon, halos wala nang pagbabago. At lahat tayo nagnanais ng pagbabago talaga. Kaya nga sabi kanina ni Kabunyog Christina, it's either we make it or we break it. Ito na talagang pagkakataon, kaya wag nating sayangin. Kaya nga naorganisa or nabuo ni Atty. Enzo ang Bunyog. Ang Bunyog pagkakaisa na nagsimula na manawagan tayo ng pagbabago o alisin na ang mga bulok na politiko o namumuno sa ating gobyerno. So, Bunyog update, kagagaling lang namin sa meeting. Nagpapalawak, nagpapalakas. Okay, kaya kami nakabunyog t-shirt. Bunyog political party list or for Lenny Robredo. Tayo ay nagsisikap na magpalawak. Kahapon, si Kulex ay nakipag-meeting sa San Jose del Monte. Nandiyan sa picture, ano? At ngayon naman, nakasama ako ngayon, meeting naman sa Cavite chapter. Kaya binabati ko mga Cavite leaders, si Kabunyog Mel, si Kabunyog Larry Miras, Mel Cruz, sino yung Kulex? Sino? Okay, so seryoso ang bunyog na magpalawak at tayo ngayon ay talagang nag-organize para barangay. Ganyan tayo kaseryoso. Kasi bakit? Kung sakali na naman ang mangyayari, sabi nga kanina rin ni Kulex, may election man wala, tuloy ang bunyog. Laging tuloy ang bunyog, laging tuloy ang laban. Kasi tayo ay parang bantay, tayo ay parang pulis sa mga politiko o sa ating gobyerno. Dahil ayaw na natin talaga ng mga ganitong paulit-ulit na lang, ng mga katiwalian, mga pahirap sa ating mga kababayan. Kaya tayo sa bunyog, masasabi ko parang isa tayo sa pinakaseryoso na party list na talagang totoong lumalaban para sa mahihirap, justisya para sa mga walang katarungan, at nagtuturo, nag-educate para sa mga ating mga kababayan na kulang sa kaalaman at hindi naabot ng anumang media or newspaper o walang Facebook o walang cellphone. So, ang bunyog ay patuloy na nagpapalawak, nag-organize, barabarangay, saan man, sa lugar ng Pilipinas. Mayroon ba akong nakalimutan, Kulex? Mayroon pa ba? O binabati ko
ang lahat ng mga kabunyog na masisipag na mag-organize sa ating NCR leaders, si Ma'am Gwen, si Esther ng Munting Lupa, ayan, Ma'am Telma sa Makati, marami si Black Arms, sa Taguig, marami na tayo. At araw-araw pala, mga kabunyog, araw-araw, maraming gustong sumali sa bunyog dito sa ating bansa at sa abroad na talagang sila ay seryoso ng tumulong. May nakausap ako ng mga na-Duterte rin noong mga nakaraang eleksyon, ano, na ano, oh, na nauntog na rin. Akala nila totoo si Duterte, ano, ganun, kinampanya pa mga kamag-anak na ganito. Pero pagkatapos, yun pala, hindi naman pala totoo. Okay, special mention ko lang din ang ating kabunyog sa Peninsula, si Ma'am Annalie Bering at ang kanyang asawa na kababayan ko si Bukit. Alimutan ko pangalan. Sila ay nag-donate ng t-shirt na ito. Nag-donate sila ng para sa ating mga kababayan na paminigay din natin. Ayan. Okay. Ayan. Bunyog, pagkakaisa party list. Ayan, para kay Lenny at Kiko. Okay, so napakasipag, napaka-busy ngayon ng bunyog sa pag-organisa dahil laban, totoong laban para sa ating bansa. Yun lang. Maraming salamat, Ka Jimmy, sa inyo lahat. Magandang hapon. Okay, hihingan natin ang mga parting word ng ating mga kasama. Tapos na naman ang ating araw. Sister Telma, parting word, unting pasasalamat sa ating tagapakinig. Nagpapasalamat ako dun sa mga loyal nating mga tagapakinig sa bunyog, pagkakaisa, yung sa lahat ng mga nakikinig nating mga kaibigan at mga kabunyog sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Manatili po tayong vigilant, manatili po tayong makialam sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Pilipinas, lalong-lalo na malapit na ang eleksyon. Lagi tayong makinig sa mga balita at lagi nating isipin kung ano ang katotohanan. Huwag tayong masyadong malikot ng imagination, dun lang tayo sa totoo na mga nangyayari, ano? Maraming salamat, dun po tayo sa matuwid. Humble, makabayan, mapagmahal. Iisa lang po 'yan, wala na ibang kandidatong ganyan. Si VP Lenny lang po. Okay, Sister Christina. Sa mga kababayan ko po dito sa Naga City at sa Bicol na mga nakikinig, sana po magkaisa na tayo, tulungan natin na ang mailagay, mailuklok sa Malacañang ay ang matino at na mapagmalasakit na Bicolana. At sana po yung mga hindi pa dyan nagigising na mga ano, Junjun Marcos Lugalista, magising na kayo, walang gagawing mabuti yan sa gobyerno, mas lalo tayong maghihirap. Yan lang po. Okay. Ipapahuli natin si Kabunyog Jun dahil meron siyang maikling mensaheng ipararating sa ating mga tagapakinig. Isunod natin si Kabunyog Kulex. Kabunyog Kulex. Nakamute. Oh, mga kabunyog, tuloy ang laban. Palakas ng palakas ang ating samahan. Tuloy ang laban para sa katotohanan. Sa bawat hakbang, ipanalo ang bayan. Bunyog pagkakaisa party list at si Lenny Robredo. Maraming salamat. Mabuhay! Yeah. Okay. Ngayon, ang ibigay natin ang floor kay Kabunyog Jun. Alam mo, meron siyang ibabalita sa atin. Jun, nakamute ka pa. Jimmy, yeah. Maraming salamat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa mga na-Duterteng katulad ko at nagising na sa katotohanan. At napakadami pala nating kakamping. Napakadami natin palang kakamping. Hindi lang po sa Pilipinas, ito yan, oh. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Lalo na sa US, nag-organize sila ng Pink Caravan, no? So, sa end of this month, October 31,
Kaya sumama po tayo. At sana po ay tuloy-tuloy po tayo maliwanagan at pumili na po tayo ng tamang kandidato. Ngayon, sasamantalahin ko itong pagkakataon upang imbitahan ko kayo sa unang bunyog Pinoy Global Vlog para kay Lenny. Ang inyo pong lingkod ay isa sa mga host. Kasama ko po si Lin Silawan from Taiwan. Ako po ay from UAE. At may tatlo po kaming panauhin galing po sa US, California. Isa po galing Saudi Arabia. At saka ang isa ay galing po sa Hong Kong. Okay? At isa naman po ay galing din sa US pero nasa Pilipinas na. At dating mayor ng isang lugar diyan sa Pilipinas sa bandang norte na baluarte daw, solid daw kay Bongbong Marcos Jr., no? So maganda po ang talakayan namin bukas dahil ito po ay vlog ng mga OFWs at migrante. Ang boses at pulso po nila. Ang pag-uusapan po dito ay bakit si Lenny ang ating dapat iboto at ano ang gagawin natin para mapapanalo natin si Lenny. Ano ang gagawin nating mga kakamping? No? So ito po ay tuwing Biyernes. So alauna hanggang alas 2:30 ng hapon Philippine time. So ang mga kasama po dito na panauhin ay magsasakripisyo dahil gabi na po sa kanila. Kaya napakahirap pero napakasarap dahil dito ay malalaman ninyo ano ba ang tunay na pulso ng mga OFW sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas laban sa bulok na administrasyon na ito. Na hindi lang po sa Pilipinas, buong mundo, lahat ng OFWs at migrante ay kasangga po ng bunyog, pagkakaisa, para ipaglaban ang tunay na kandidato, marangal, mabuti at competent na si VP Lenny Robredo. Kaya anya niya, ina, samahan niyo po kami bukas ng alauna hanggang alas 2:30 ng hapon. At dagdag ko na rin, magkakaroon na rin po ng unang-unang Bunyog Orientation Seminar pagkatapos po nito sa US. Mga US members, Bunyog. Meron po tayong Bunyog doon na ino-organisa sa US para sa kaalaman ng mga nanonood ngayon. No? Global po ito. So ako po ang mag-organize niyan at ayusin ko po na po yung aking internet, no? Para siguradong wala po tayong problema. So after na every Friday pa rin nga yung global vlog, pero magkakaroon din tayo coming weekend, next weekend noong BOS, Bunyog Orientation Seminar. So magkita-kita po tayo bukas. Huwag niyo pong palagpasin to at napakaganda po to. Maraming salamat po. Okay. Natapos na naman po ang isang talakayan ng isang edisyon ng ating bunyog para sa katotohanan. Magandang hapon po ako lahat. At inaasahan po namin ang inyong patuloy na pakikinig. Marami pong salamat. Jimmy. Magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang Happy gabi. Happy birthday, Carlin Silawan, ang ating kapatid-vlogger. Happy birthday, Miss Lin Silawan. Nasa Taiwan. Kita tayo bukas, Lin. Paalam! Mga taga-Makati! Miss Carlin, ha? Paalam, mga kabunyogs. Middle East. Paalam sa inyo.